kaibigan ay naririto upang saksihan ang dakilang pagdiriwang na ito ng pag-ibig. Samahan ninyo si Juneil at Alexa ng inyong team na panalangin. Thank you.
ibibigay ang lahat-lahat. Handa akong gawin lahat ng iyong ilim, sukli man ay sugat sa puso, karamay ka sa hirap at saya. Masaktan mo man damdamin ko, ako'y nandyan pa rin sa iyong tabi. Kapag ako ay nagmahal, ang lahat ng ito gagawa, hindi babago, hindi maghanap ng anumang kapalit. Kapag ako ay nagmahal, umiyak man ako, ko ito ikakahiya. Handa akong matiis kapag ako ay nagmahal. Sa'yo lamang iikot aking mundo, sa'king baliwala sasabihin ng iba, basta't alam ko mahal kita. Kapag ako ay nagmahal, ang lahat ng ito'y magagawa. Hindi magbabago, hindi maghanap ng anumang kapalit. Kapag ako ay nagmahal, umiyak man ako, hindi ko ito ikakahiya. Handa akong matiis kapag ako ay thank you.
Simulan na natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumainyo rin. Tayo ay natitipon upang ipagdiwang Eucharistia, ang misteryo ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang bayan. Ipinagdiriwang natin ang pagtitipan ng Diyos at ng kanyang mga anak na nanaganap sa pamamagitan ng pag-aalay ng buhay ni Kristo sa krus. Natitipon din tayo ngayon sa hapag ng Panginoon upang saksihan ang pagtitipan nina Juneil at Alexa sa sakramento ng kasal. Sa sakramentong ito, sila'y magtatalaga ng kanilang mga sarili upang maging si Kristo sa isa't isa sa pamamagitan ng pagmamahalan at pag-aalay ng kanilang buhay para sa bawat isa. Manalangin tayo upang ang ating mga kapatid na mag-iisang dibdib at ang lahat ng naririto ay makasunod sa halimbawa ng pagmamahal na ipinamalas sa atin ni Kristo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong itinalaga na ang pag-iisang dibdib ay maging sagisag ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang banal na sambayanan. Sa pinagdugtong na buhay ni na Juneil at Alexa na ngayon umaako sa banal na tipan ng kasal, naway mangibabaw ang ipinahahayag nilang pagmamahalan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Sinabi ng Panginoon, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya, lumikha ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng mga pangalan ng mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, yon ang magiging pangalan nila. Ang mga tao nga ang nagbibigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo
o mailap. Ngunit, wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang mga laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyon, ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, "Sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto." Babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging iisa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat taong sa Panginoon may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligayat, uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa ay parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Ang sinuman kung ang Panginoon ay kusang susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mula sa Siyon, ang pagpapala ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-udlad ng Jerusalem. Ang inyong magiging apo, nawa ikaw ay abutin, naway maging mapayapa itong bayan ng Israel. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, mamuhay kayong puspos ng pag-ibig ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na haing ng Diyos, sa Diyos. Pasakop kayo sa isa't isa tanda ng iyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa katulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Kanyang katawan ay, at siyang tagapagligtas nito. Paano nasasakop ni Kristo ang simbahan? Ngayon, hindi naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kani-kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong mga asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito, upang ang simbahay italaga sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito, maiharap sa kanyang sarili ang simbahan, marilag, banal, walang batik, at walang anumang dungis o kulubot. Dahil mahalin ang mga lalaki ang kani-kanilang asawa katulad ng sarili nilang katawan. Mga lalaki, nang magmamahal sa kanyang asawa at magmamahal sa kanyang sarili, walang taong namumuhis sa sarili niyang katawan. Bagkus, ito'y pinakakain at inaalagaan gaya ng ginagawa ni Kristo sa simbahan. Tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa. At sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan
ang iniyahayag nito. Ang kaugnay nito, Kristo sa simbahan, ang tinutukoy ko. Subalit, ito'y tinutukoy rin ng bawat isa sa inyo. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Igalang ninyo ang inyong mga asawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Diyos ay pag-ibig na tunay, kaya tayo'y magmamahalan at siya'y ating tularan. Haleluya, haleluya. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimula pa'y nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae. At sinabi dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Good morning po. Magandang umaga po. Good morning, Juneil, tsaka Alexa. Okay lang kayo? Kinakabahan kayo? First time nyo? Okay, very good, no? Hopefully, this will be your last also. Mga anniversary, si-celebrate pa rin yan. This is your first, okay? And last. May isa daw paring na galit sa mga nagpapakasal. Kasi naman, laging tanong ng mga nagpapakasal, magkano po ba ang bayad sa kasal? Sabi ni Father, wala pong bayad. Sakramento, hindi nababayaran. Hindi bayad ang tawag doon. Ang tawag doon ay abuloy. Ganun pa rin, ugali na ng mga tao sa bayan, bayad sila ng bayad sa kasal. And so, gumawa ng gimmick si Father, naglabas siya ng tarpaulin sa labas ng kanyang parokya at nakasulat, walang bayad sa kasal, abuloy lang ayon sa ganda ng mapapangasawa. May isang couple nagpalista, may abuloy sa envelope na 5,000 pesos. Kasi yung girlfriend niya, supermodel ang dating. A week after, may nagpakasal ulit. Abuloy sa sobre, 500 pesos. Yung girlfriend na kasi, morena, pero may dating pa rin. Nung third week, may lumapit na binatang magpapakasal, ang inabot na abuloy niya sa pare ay 50 pesos. So nagtaka si Father, nasaan ang girlfriend mo? Sabi niya. Tapos pinakita niya nasa labas. Pagtingin, sabi ni Father, sabay labas. Balik agad si Father sa binata, eto yung 25 pesos sukli mo. Juneil, magkano abuloy na ibibigay mo kay Father para kay Alexa? 5,000 o 50? Don't attempt to answer. Because there's no answer to that. Precisely why you came here for marriage, you have found a priceless treasure in Alexa. And nothing can ever pay that. Yung girl naman, mahilig mag-text sa kanyang boyfriend, sabi niya, I ask God for space. He gave me the sky. I ask God for a candle. He gave me the sun. I ask God for an angel. He gave me you. Ano ba yan? Wala man lang tumama. Ito pa isang text. I ask God for a friend whom I could love for all eternity.
God gave me you. I asked God why, and God replied, ay, pasensya na iha, system error lang. Alexa, if you look at Juneil, system error ba siya? Wala bang tumama sa mga panalangin mo? Don't attempt to answer that too. Dahil sa lahat ng lalaking pumila na manliligaw sa'yo, you chose him because in him, you have found a priceless treasure worth the promise of heaven for you. At sasabihin din sigurado sa'yo ng mapapangasawa mo, of all the girls I've loved before, I chose you. You see, you have come here for marriage not because feel nyo na. Marriage is not born out of the feeling of the heart. It is a choice and a commitment to love each other. For better or for worse, in sickness or in health, for richer or for poorer, till death do you part. That is why that choice and that commitment are sealed before God. It makes a lot of sense that you are married not in court, hindi sa West, but in the church. In court, it is a contract, may expiration date. In the church, it becomes a covenant. Marriage is a covenant, meaning when I fall in love, it will be forever. When I fall in love, it will be completely. No return, no exchange. That is why it is a sacrament of the love of Christ for His church. Yahweh tells His people, I have loved you with an everlasting love, and I am constant in my affection for you. Everlasting love. Constant love. Love without a staying power is not real love. Real love must involve permanency. My pledge of love cannot be broken. What God has joined together, let no man separate. That is also why ang marriage sa Tagalog ay hindi lang kasal ang translation. Ito ay pag-iisang dibdib o pagtataling puso. And the two shall become one. Dalawang puso, dalawang buhay, pinag-iisa. Kaya pagkatapos ng kasal, ang tawag na ninyo sa isa't isa ay hindi na boyfriend or girlfriend, kundi kabiyak ng aking puso. You become now partners to each other. Sa aklat ng Genesis, sa lumang tipan ng Biblia, alalahanin ninyo ang pagsasama ni Adan at ni Eva. Saan nga ba nang galing ang babae sa kwento ng unang tao? Ang babae ay hindi kinuha sa ulo ng lalaki para hindi masabi ng babae na under desire siya. Hindi rin siya kinuha sa talampakan ng lalaki para hindi masabi ng lalaki na kaya niyang apakan na ang babae. Bagkus, ang babae ayon sa banal na aklat ay galing sa tabi ng lalaki. Hinugot siya sa kanyang tadyang. Sa makatuwid, magkatuwang sila sa buhay. Minsan nagkaroon ng rumor na si Nurmiswari, ewan ko po kung natatandaan niyo pa siya, sabi nila magkakaroon daw siya ng fifth wife. Muslim po siya. He said that was not true. Chismis lang daw yon, sabi niya. Because Muslim law only allows four wives. If you have five wives, then you are not a Muslim. You are a Catholic. Bad joke, pero minsan totoo. Tingnan niyo yung mga nasa politiko. Juneil and Alexa. No matter what the contrary may be na nakikita ninyo sa ating paligid, be faithful to one another. Maging tapat kayo sa isa't isa. At ano ang ibig sabihin ng tapat? Sa palengket, tawad ka ng tawad sa tendera. Pero pag sinabi niyang tapat na yan, huwag ka nang ihirit pa. Yun na kasi yun. Faithfulness means that each of you is your one and only. Hindi one at a time. Or one among the many.
Notwithstanding the contrary sa nakikita natin sa paligid natin. Sabi nga nila, no retreat, no surrender. Sabi ng Marines, no pain, no glory. Sabi ng Air Force, no pain, no gain. Sabi ng Air Force, no guts, no glory. Siyempre, di magpapatalo yung security guard, no ID, no entry. Today, you will wear that ID, your wedding ring. Ibig sabihin yan, no entry. Taken. Wear that ring proudly as a sign of your exclusive commitment to each other. But remember that love will always have four rings. It is a cliche na, pero it's very true. The first is your engagement ring. May diamond pa nga yan eh. The second is your wedding ring. The third, pagkatapos ng honeymoon stage and you are immersed in the nitty-gritty of love, you will wear the third ring, suffering. Then the fourth ring, enduring. Then you remember the wedding attended by Jesus and Mary at Cana. Naubusan sila ng alak, and wine was of importance for a Jewish wedding. Naubusan sila, para bang nasa reception na kayo, biglang dumating ang bisita, maraming gate crashers, wala naman siguro ngayon sa inyo, no? Malalaman nyo mamaya. No? Hindi mo pwedeng sabihin dun sa dumating, yung iba lipat na lang po sa Jollibee, di ba awkward? Ganun din yung nangyari nung occasion, nung may kasal na inatenan nila Mary tsaka ni Mary. At some point in your marriage, mauubusan ng tamis ang alak ng inyong pagmamahalan. It's a reality. During these times, human love must give way to divine love. You realize then that marriage is not just pala between the two of you. It is a love triangle. It is like the zipper. Two rows of teeth running parallel to each other. It is the zip that binds them together. And so what is this zip? Who is this third party? Jesus. Jesus is that zip that will bring together your two lives. He is that makes you one. He tells you to love one another, not love another one. Please do remember, human love sometimes is a give and take relationship. But that is not divine love. Ang tawag doon, negosyo. Give and take eh. Divine love, however, means to give, and give, until the other person is capable of giving again. There will be a point in your marriage when one of you will be loving more because the other is loving less. Even then, choose to love. Choose to commit yourself. Parang poso o yung bomba sa probinsya. Si Lola o si Lolo, bomba ng bomba, walang lumalabas ng tubig sa poso. So anong gagawin niya? Kukuha siya ng timba na may tubig, sasalok siya, tapos ibubuhos niya doon sa poso. Sige, salok ng salok, buhos ng buhos mula sa timba, hanggang magkaroon na uli ng tubig ang poso. Bakit? Ano sabi ni Lolo? Sinusundo namin ang tubig sa ilalim ng lupa. At kapag nasundo na, muli nang dadaloy ang tubig. Bakit ka magbubuhos ng pagmamahal kung ang isa ay nagkukulang sa pagmamahal? Dahil sinusundo mo ang pag-ibig ng minamahal mo. That's divine love. That's the wine that Jesus brings to your marriage. But without Him, if you're not anchored in His love, your relationship will be devastated or problematic. And therefore, I like you and I pray that you put Christ in your married life. Sana wag magtatapos sa misang ito. Bit-bitin nyo siya. Pwede siyang take away. Sorry, take out rather. Pwede nyo siyang bit-bitin. Finally, do not forget that the first to notice that there was no more wine in the wedding at Cana was Mary.
si Maria. Mary is your real ninang sa kasal. Siya ninang niyo. Kaya during the signing of your contract later on, lalapit kayo o harap kayo sa image ni Mama Mary at sa harap ng inyong ninang ay magdadasal kayo sa kanya. So that when the sore moments of your wedding comes, Mary will be the first to point it out to you, "Hey guys, you have no more wine. Return to Jesus. Do whatever He tells you." To love someone is to fall in love over and over and over again. Ito ang pinakamahal na sugal na ginawa ninyo sa buong buhay ninyo. Itinayanin nyo ang inyong buhay at kinabukasan sa isa't isa. May pagkakataon pa. Matatapos ng sermon ni Father. Titigan nyo nga ang isa't isa. Worth ba ang inyong pagsugal? Itataya ko ba ang buhay ko sa pagmumukhang nasa harap ko? Sa hirap at ginhawa, ikaw lamang ang itatanging karugtong ng aking buhay? If you are prepared to make that commitment for life, then we can proceed now with the marriage rite. But I will not congratulate you just yet. Because your wedding today is just the event. Your marriage is the real accomplishment. As the song goes, we've only just begun. May God bless you, and may you have a great married and family life ahead. Magsitayo po ang ikakasal, mga ninong at ninang. Mga ninong at ninang lang po sa kapwang ikakasal. Tinatawagan po ang magsisindi ng kandila na lumapit sa harapan upang sindihan ng kandila. Minamahal kong Juneil at Alexa, sa binyag at kumpil, nakiisa kayo sa buhay at pananagutan ng Panginoon at sa pagdiriwang ng huling hapunan, mulit-muli kayong makisalo sa hapag ng kanyang pagmamahal. Ngayon na may husang loob na kayo'y dumudulog sa sambayanang ito at humihiling ng panalangin upang ang inyong panghabang buhay na pagbubuklod ay pagtibayin ng Panginoon. At kayo naman mga kapatid na natitipon ngayon ay manalangin para kina Juneil at Alexa at bukas palad silang tanggapin bilang pagkaisang dibdib sa ating sambayanang Kristiyano. Hinihiling ko ngayon na buong katapatan ninyong ipahayag ang inyong damdamin sa isa't isa. Alexa, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Juneil na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Juneil, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Alexa na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Nakahanda ba kayong gumanap sa inyong pananagutan sa simbahan at sa bayan na umaasang inyong aarugain ang mga supling na ipagkakaloob ng poong may kapal upang sila ay inyong palakihin bilang mabubuting mamamayang Kristiyano? Opo, Father. Minamahal kong Juneil at Alexa, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, pagdaupin ninyo ang inyong mga palad at ipahayag ninyo ang mithiing magtipan sa banal na sakramento ng kasal. Alexa, sumasang-ayon ka ba na maging asawa ni Juneil na naririto ngayon
alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa Kanya ng inyong sarili bilang Kanyang may bahay? Opo, Father. Nakalaan bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay mag-asawa? Opo, Father. Juneil, sumasang-ayon ka ba na maging may bahay si Alexa na naririto ngayon, alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang asawa? Opo, Father. Nakalaan bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Father. Alexa, sa harap ng Diyos at ng Kanyang sambayanan, tinitipan kitang maging aking may bahay sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya. Ikaw lamang ang aking iibigin at itatanging karugtong ng buhay ngayon at kailanman. Juneil, sa harap ng Diyos at sa Kanyang sambayanan, tinitipan kita na may aking may bahay sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya. Ikaw lamang ang aking iibigin at itatanging karugtong ng aking buhay ngayon at kailanman. Ama namin, kami po ay inyong loobing magkaisa ng kaloob at damdamin mula ngayon sa kaginhawahan at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan, sa lahat ng araw ng aming buhay. Bilang tagapagpatunay ng simbahan at sa lakas ng kapangyarihan ng ginawad sa akin ng Republika ng Pilipinas, pinagtitibay ko at binabasbasan ang pagtataling pusong pinagtipan ninyo, Juneil at Alexa, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maaari na pumupo ang mga magulang at mga ninong-ninang. Inaanyahan po ang may dala ng Biblia, ng singsing at saka ng aras. Yung aras po. Ama naming mawain, basbasan mo at kupkupin ang iyong mga lingkod na sina Juneil at Alexa, pagkalooban mo sila ng sapat na kabuhayang sinasagisag ng mga aras na ito sa ikakapagkamit ng buhay na walang hanggan. Inululuhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ama naming mapagmahal, basbasan mo at ningapin ang iyong mga lingkod na sina Juneil at Alexa. Pagintapatin mo na silang magsusuot ng mga singsing na ito ay maging kawangis mo sa iyong wagas na pag-ibig at walang maliw na katapatan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Alexa,
kailan may di kita pagtataksilan, isuot mo ang singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Juneil, kailan may di kita pababayaan? Isuot mo kailan may di kita pagtataksilan? Isuot mo ang singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Alexa, kailan may di kita pababayaan? Nilalagak ko sa iyo itong mga aras na tanda ng aking pagpapahalaga at pagkalinga sa kapakanan mo at ng ating magiging mga anak. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tinatanggap ko ito at nangangako akong at magiging katuwang sa wastong paggamit at pangangasiwa ng ating kabuhayan. Manalangin tayo. Ama naming mawain, basbasan mo itong aklat ng banal na kasulatan. Gawin mong magdulot ito kina Juneil at Alexa ng liwanag at lakas sa lahat ng araw ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Ito nawa ang magiging gabay nila sa ipagkakamit ng buhay na walang hanggan. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maaari na kayong humarap sa kanila. Mga kapatid, malugod kong ipinapakilala sa inyo ang bagong kasal na sina Mr. and Mrs. Juneil Orozco. Pasalubungan natin sila ng masigabong palakpakan. Magsitayo na pong lahat para sa panalangin ng bayan. Mga minamahal kong kapatid, halinang magkaisa sa pagdalangin sa Diyos para sa ating mga bagong kasal at para sa buong simbahan at sa ikapagkakaisa ng tanan. Matapos ang bawat dalangin ay ating sambitin, isinasamo namin kami iyong dinggin. Pakiulit po. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Para sa buong Kristiyanong sambayan, upang ito ay umunlad sa pagpapakasakit araw-araw, manalangin tayo sa Panginoon. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Para sa mga nagtitiis at nagpapakasakit, upang sila'y tuwangan ng Diyos sa dinadalang hapis, manalangin tayo sa Panginoon. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Para sa kapayapaan ng buong daigdig, upang ang lahat ay makatulong sa pamumuhay na walang ligalim, manalangin tayo sa Panginoon. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Para kina Juneil at Alexa na ngayon pinagbuklod sa pag-iisang dibdib, upang sila'y mamuhay sa kalusugan at maligtas sa panganib, manalangin tayo sa Panginoon. Isinasamo namin kami iyong dinggin.
para sina Juneil at Alexa ay pagpalain sa buklod ng tipan, gaya ng pagpapabanal ni Kristo sa ikinasal sa Cana Galilea na pinangyarihan ng kanyang unang kababalaghan. Manalangin tayo sa Panginoon. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Para sina Juneil at Alexa ay puspusin ng pag-ibig, pagkakasundo at pagtutulungang matalik. Manalangin tayo sa Panginoon. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Para sina Juneil at Alexa ay panatilihing matibay sa katapatan, kasiyahan at Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Para sina Juneil at Alexa at ang lahat ng mag-asawa ay bigyan ng Espiritu Santo ng ibayong pag-ibig at ligaya. Manalangin tayo sa Panginoon. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Para sa lahat ng mga tahanan upang loobin ng Panginoon ang pamamayanin ng kapayapaan sa mga anak at sa kanilang mga magulang. Manalangin tayo sa Panginoon. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Para sa mga kapatid nating yumao sa kabilang buhay, upang sila'y lumigaya sa piling ng pag-iisang dibdib ni Kristo sa simbahan, manalangin tayo sa Panginoon. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Ama naming makapangyarihan, kawaan mo sina Juneil at Alexa at pagbigyan sa kahilingang magkamit ng iyong kaloob sa ikapagkakaisa, sa pagmamahal at sa ikapagkakaroon ng ligaya sa kalangitan, kaisa ng kanilang mga supling at mga mahal sa buhay, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pagdadala ng mga handog sa altar. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapinabangan at sa buong sambayanan niya ang banal. Lumuhod po ang ikakasal. Ama naming lumikha, iyong pagdamutan at tanggapin ang aming mga handog para sa pag-iisang dibdib ni na Juneil at Alexa. Ang pag-ibig mong kanilang tinataglay ay loobin mong kanilang maihandog sa iyo sa kanilang pagmamahalan araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, ang iyong bagong tipan sa iyong sambayanan ay naghahain sa amin ng iyong buhay at makipag-ugnayan bilang mga kasalo sa iyong kadakilaang walang hanggan.
sa dakilang pag-ibig na hain ng iyong anak, pinagbubuklod mo ang mga magsing-ibig upang sa pagsasama habang panahoy mailahad ang iyong katapatan at pagmamalasakit. Kaya kaisa na manghe nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, o Santo, Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gayong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng magpag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin na kagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Oh,
Mga kapatid, halin at ipanalangin sa Ama nating banal ang bagong kasal na nangangakong magmamahalan bilang mga magkasalo sa katawan at dugo ng Poong Mahal. Ama naming banal, nilikha mo ang tao bilang lalaki at babaeng iyong kalarawan upang sa kaugnayan sa pag-iisang dibdib ay maisakatuparang ang iyong layunin sa lupang ibabaw. Ama naming mapagmahal, niloob mong sa pamumuhay ng mga mag-asawa sa pagmamahalan ay mabanaagan ang tipan ng iyong paghirang sa iyong minarapat ipagkaloob sa iyong sambayanan upang ang ipinahihiwatig mong lubusan ay maglahad ng pag-iisang dibdib ni Kristo at ng sambayanan. Kaya naman, inihiling namin sina Juneil at Alexa ay gawaran mo ng pagbabasbas ng iyong kanang kamay. Ipagkaloob mong sa pagsasama nila habang buhay kanilang mapagsaluhan at ang pag-ibig mong bigay at sa isa't isa'y kanilang maipamalas ang iyong pakikipisan sa pagkakaisa at damdamin at isipan. Bigyan mo rin sila ng matatag na tahanan at mga anak na huhubuin sa mabuting balita ng anak mong mahal para maging maasahang kaanib ng iyong angkan. Marapatin mong mapuspos ng pagpapala ang babaeng ito na si Alexa upang bilang asawa ni Juneil ay at bilang ina ng magiging mga anak nila, kanilang maganap ng may pagmamalasakit ang tungkulin sa tahanan. Gayun din naman, pangunahan mo ng iyong pagbabasbas si Juneil na ito. Ang lalaking ito na si Juneil upang kanyang magampanan marapat ang tungkulin ng asawang matapat at amang maasahan ng kanilang magiging mga anak. Ama naming banal, pagbigyan mo sila sa pagdulog sa iyong hapag bilang mga pinagbuklod sa pag-ibig na wagas upang kanilang mapagsaluhan ang piging na di magwawakas sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Maari na pong lumapit ang may dala po ng belo para mailagay po sa bagong kasal. Maaari lamang kung lumapit ang may dala ng kordon. Mga kapatid, narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
mapalad ang mga inaniyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako rapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ang lahat, maliban po sa ikinasal. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagtibayin nawa na paghahain ng aming ginanap at pinagsaluhan ang pagtataling puso ni na Juneil at Alexa, ang bigkis ng pag-ibig na iyong ibinigay ay patuloy nawang humigpit at tumibay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maaari lang pong lumapit ang naglagay po ng kordon upang tanggalin na po ang kordon. Susundan po ng naglagay ng belo. Maaari na rin pong tanggalin. Tumayo na po ang ikinasal. Habilin ko sa inyo, mga bagong kasal, mamuhay kayong lagi sa pag-ibig at katapatan. Alexa, pag-ibig may patunayan sa pagiging butihing may bahay na may pananampalataya, kabanalan, at pag-ibig sa may kapal. Juneil, may bahay mo'y ibigin gaya ng malasakit ni Kristo sa simbahan
bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama sa kalangitan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko tayo't habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos Amang makapangyarihan ay siyang nawang magbigay ng kagalakang dulot ng mga anak na sa inyong sisilang at sa kanyang kasiyahan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang bugtong na anak ng Diyos ay siya nawang sa inyo'y tumuwang sa kahirapan at kaginhawaan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Espiritu Santo ay siya nawang magdulot ng pagmamahal na nag-uumapaw sa inyo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At kayong lahat na natitipon dito ay pagpalain nawa ng makapangyariang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Pero bago ang lahat, magsiupo muna ang lahat maliban sa aming mag-asawa. I love. Who would have thought? That the man I swipe right will be the man who'll join me today in front of our God, our families and friends, and make it to forever. No matter what life brings us. Salamat kay Lord, dumating ka. I don't know if you still remember, pero naaalala ko pa rin yung una mong sinabi sa chat. Hi, pasisikatin kita. And ako naman, tawang-tawa at nawiwirduhan. Di ko alam kung pick-up lines ba yun. But those words caught my attention. Ah, kakaiba to. But today, that joke has its own deeper and genuine meaning to me now. Yung corny na banat na yon made a very impact, big impact to me. Love, despite of all the gloominess and dullness of my past love stories, here you are. God gave me someone who will light my heart again and make it the brightest and happiest one. Hinayaan mo akong mag-shine ulit. Salamat, mahal, for saving me, for always reassuring me your love every day nang walang pag-aalinlangan. You are my daily reminder how God blessed me with His kindness. I never felt this love as homey and simple as you. Thank you for appreciating everything, for understanding every bit of me. Masaya, sobrang saya, at simple lang. You're always giving me so much to look forward about love and life. Kaya sa harap ng Diyos at sa mahal natin sa buhay, I vow to love you without period, space, and doubt. To trust you, to honor you all the time. Ibibigay at gagawin ko lahat para sa iyo at sa magiging pamilya natin. Kinakabahan ako pero lahat ng takot at kahinaan na aalisin ko para sa iyo at sa future natin. I promise to lessen na pagalitan ka tuwing nag-aalala ko ng sobra. Kaya makinig ka na lang sa akin, ha? Diba? Diba?
I vowed to try my best to take care of you and our own family. I vowed to make you happy and, of course, satisfied. To encourage you and celebrate all wins and defeats, kahit about Call of Duty pa yan, Soldier Popsi man. But most importantly, love, I promise to hold you tight and pray with you when life gets rough with us. Ito na yun, love. Totohanan na. I cannot wait to build a home with you. I love you always and in all. Alexa, my love. Naalala ko nung first time natin mag-meet. Kasama mo yung mga friends mo from review classes. So, mga 20 tao yung sumalubong sa akin. Kasi sabi mo, takot ka makipagkita ng mag-isa. So, ilang beses din tayo lumabas na lagi kasama ang friends mo. Mula noon, naging interesado na ako sa'yo. You were different. Maria Clara, kumbaga. Kaya naman pinaghirapan ko talaga yung panliligaw ko sa'yo. Sabi ko sa sarili ko, eto na yun. Alam ng mga kaibigan ko to na ang gusto ko, yung next girlfriend ko, yun ang pakakasalan ko. And I'm really happy na ikaw ang kasama ko ngayon dito sa altar. Kaya ngayon, sa harap ni Lord at ng mga pinaka-importanting buhay, pinaka-importanting tao sa buhay natin, I promise to be a loving partner, will always listen, care for you. I promise to give you cute little kids. Syempre, mana sa'yo. I promise to strive to be a good provider to our future family. I promise to love and respect our parents and your brother as well. And I promise to give you the freedom to choose whatever you want to do in life. Alexa, know this, that in this journey, I'll always be there. So don't be afraid to follow your dreams and all the sacrifices I will bear. I love you, Alexa. Gagraduate na tayo. P.S. I'm really glad I swiped right. We truly are a match. Love you. Okay. So, pinakahintay mo, Juneil. Meron ka bang hinihintay? You may now kiss your wife. Don't you know you stop?
standing where the lightning strikes. No, this doesn't happen twice. You must be my once in a lifetime, in a lifetime. You must be my once in a lifetime. There's so much that I told you, but it's all in my head. Ask me anything you want, 'cause the answer is yes. I'll spend my whole life just being caught up in your eyes. Don't you know you stop and know that I could seize you? Standing where the lightning strikes. I know this doesn't happen twice. You must be my once in a lifetime, in a lifetime. You must be my once in a lifetime. Can we make this moment last? So before the storm is past, I just wanna ask, can we make this moment last? This moment last. Don't you know you stop?